Kalunos-lunos po ang sinapit ng isang 10 taong gulang na bata sa kamay mismo ng kanyang ina. Nasawi ang bata matapos isilid sa sako at talian bilang paraan di mano ng pagdidisiplina. Nagbabalik si Lay Alves. Labis na panghihinayang at pagsisisi ang nararamdaman ngayon isang babaeng ng Pagadian sa Buanga del Sur. Namatay kasi ang kanyang 10 taong gulang na anak matapos maubusan ng hangin o masuffocate. Sa pag-aakalang mapapabuti ang kanyang anak na si Brian, isinako at tinalian niya ito bilang paraan ng pagdidisiplina. Imbis raw kasi na pumasok sa eskwela ay inuna pa raw nito ang pangungulekta ng basura. Bakit siya nagpapang basura rin? Yung eskwela lang siya. May ikaduha. Napag-alaman ding may sakit sa puso si Brian at posibleng hindi na nakayanan ang hirap ng paghinga sa loob ng sako. Tinangka namang tumakas at magtago pero kalaunan ay kusang loob na siyang sumuko sa mga pulis. Iniyahanda na ang kasong isasampa laban sa kanya. Pagdidisiplina rin daw ang nagtulak sa isang babaeng guro sa Tayum Abra para suntukin, paluin at sabunutan ang 9 taong gulang niyang estudyante. Wala raw kasing respeto at hindi marunong sumunod sa utos ang bata. Nangaminan tapos di sumong bat kat ang asyak. Nakat kasla agkurang ti respeto na di jobing kanya na kat kasla maditi nagsaadan di teacher. Isong medyo na diswan na di jay kwa di jay ubing. Pero anamot nga arami din nga kanayon, DJ, ma'am. Pero ayon sa estudyanteng si Jim, di niya tunay na pangalan, pinagbintangan lang siya ng kanyang guro na ikinakandado ang isang classroom kung saan naroon ang ilang gamit ng mga kamag-aral. Sa galit daw ng guro, napagbuharan siya ng kamay. Kasi na santo namin duwa, santo yung kasi-kasino, ma'am. Santo na nga lati bagbat, inimsapti na kanya, ma'am. Santo pinungot. Nakarating na sa Department of Education ang nangyari at nakatakdang paimbestigahan. Ilan lamang ito sa mga insidente ng pananakit sa bata na paglabag sa Republic Act 7610 o Anti-Child Abuse Law. Nakapaloob sa batas na ito ang lahat ng karapatan ng bata kabilang na ang maging ligtas sa pisikal o emosyonal ng pananakit at pang-aabuso. Ayon sa batas, walang sino man, mapamagulang o legal guardian ang pwedeng manakit ng sobra sa bata kahit pasabing ito ay paraan ng pagdidisiplina. Base pa sa ilang pag-aaral, karamihan sa mga nagiging biktima ng pang-aabuso ay mga batang lalaki. May matinding negatibong epekto raw sa edukasyon, physical at mental health at kabuang kabutihan ng mga bata ang marahas na paraan ng pagdidisiplina. Lay Alves, GMA News.